Yan. What's up? Kumusta? Ito na pala namin namin kahapon sa Caloocan. So, sa 10th Avenue ata yun. So, RCBS for half shifter. So, kulay silver siya. Ito yung box niya. So, ito yung pinili ko kasi sa... Kasi dahil bago. Pero yung RCBS 3 kasi nakita ko na siya. So, yung position niya parang shadow aggressive. Tapos, parang malayo sa position ng stock eh. Parang hindi ako tatagal sa ganung position. Parang hindi siya komportable para sa akin. Pero ito kasi, nakita ko na sa iba na kalahati lang o konti lang yung may adjust sa position ng stock. Ito siya, RCBS 4. Tapos, 3,800 ko namin. Pinaka-discount kami kahit konti. So, malaking tulong na rin yun. Ito. Manual. Yan. Tapos stickers ulit. Katulad nung sa RP5 natin nakuha. May sticker. So, ito yung pinagbila namin ng shop ni Freebies. Ito, hindi ko alam eh. So, ito yung ano. Ganun ba? Baka magkasama na yung pang left at pang right eh. Then, ito, tornilyo. Siguro aluminum na sana ito. Para hindi na siya kalawangin. So, gold bolts, siguro yun. Hindi ko na papalitan. Mas maganda siguro pag ganito lang. Ito ang mga spacer. Then, ito. Parang wings o yung pakpak daw eh. Maganda naman yung finish niya. Ayan, kulay silver. Then hard aluminum na siguro to. Hindi na siya kakalawangan. So nabuksan na rin namin kahapon to. Para i-check kung walang may damage. Pero wala naman. Footrest. Gear arm. So yun lang. Yan naman naman. So sa marami kami na pagtanungan na ito eh. Kaso isa na lang talaga yung mayroong dong stock. So yun, sinuwerte na kakuha pa tayo. So ako lang magkakabit na ito kaya titingin-tingin lang tayo sa manual. So step by step na rin para mag-document natin. So, yun lang yung mga kasama. Tapos yung stop, mapaklasay pa natin mamaya. So, ganda nung... Ganda naman. Adjustable to. Kumbaga, plug and play na to sa pang Raider FI at pang Raider Carb. So, magkaiba kasi yun position ng... O, magkaiba ng shifter yon. Pero itong RCBS4, plug and play na siya. Sabi, may na-adjust dito eh. Dito. Ito ata yung pang FI, ito ata yung pang car. So dito na-adjust. So talagang plug and play na siya. Ako lang magkakapit. So papacheck na lang natin mamaya kung tama. Basic allen lang naman kailangan dito. Mayroon tools naman tayo lang. So yun lang. Kapit na natin, paklasin natin yung stock sa Raider FI. Stock shifter. Ayan, kakalinis lang natin. May video na ako paano nilinisin to. Lagay ko na lang sa description o sa link.
hanggang natin. Pinahirapan na naman tayo ng isa. We'll be right back.
kabit na tong kaliwa. So ito, yung kanina sinasabi ko yung dulo, dito sa left, in-adjust na namin sa kanan. Sabihin ko ba ito mamaya. So ito na, nakakabit na. So yung maikling adapter lang ginamit namin. So ito, nakabit na siya. So wala namang pagbabago. Para sa gearing kasi, madali lang din siya i-gear katulad ng stock. Pero yung formation nito, nandito yung stock. Ayan, naiba na siya dito. Kumbaga yung tinatapakan sa likod ng stock, napunta na ngayon dito. So, ang gearing nito, katulad lang ng stock, which one up, five down. Medyo ko lang baliktad pala. Nalilito na ako kasi, napalit agad. So, one down pala muna. So, one down, tapos five up. Tapos pagka magkabawas, vice versa lang. Soon, gagawin din natin itong MotoGP style, which is yun nga sinasabi ko kanina na one up, tapos puro down na. Ngayon, ito yung sa kaliwa. Ayun, matibay siya. Ganda. Kaliwa naman. Ayun yung sa kaliwa. Sa kanan naman tayo. Ito nga pala. Ito yung pinakahihigpitan niya. Ito yung sa kanan. So, tama nga ako. Ito, sa carb siya. Ito, pang FI. Then, yung dulo sa kanan, sinagad namin dito sa kaliwa. Para dulo-dulo. Kasi yung position ng reservo kanina, nawala na siya. Pumasok na siya sa loob na loob. So, okay lang naman daw doon. Kasi yung pwesto ng pump, ayan, ganyan na siya. So hindi nga lang stable pag may preno dahil gumagalaw dito sa so, spring. Gumagalaw siya side left to left, left to right. Ayun na. Katulad lang naman ng stock. Tapos ito nga pala yung hidden issue daw ng S4. Ito matama siya dito. So sa akin wala naman. Ganda niya. Ikaw ano, sakto-sakto lang siya. Pero syempre, pag gagamitin nyo itong kickstart, angat nyo ito. Sige nga, hindi sasayad. Pakita ko sa inyo. Pindutin ko na yung clutch dun para makita nyo. Yan. Hindi naman siya sumaid. Talagang sakto-sakto lang siya. Tapos yung advantage nga pala niya, syempre forma. Pero yung position niya, depende rin sa inyo. So, pag kinabit nyo ito, huwag nyo muna agad bibiritin or huwag lang kayong kapatakbo na matulin. Kasi, ina-adjust pa yan. May mga maluluwag pa dyan. I-check nyo rin. So, yan lang. So, bago nyo gamitin ha, ingat muna kayo. Tapos, i-adjust nyo muna kung ano yung tamang position para sa paa nyo para hindi kayo mangawit. So, yan lang. Ride safe!